pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, "Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa." Ang Salita ng Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw, at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon." "Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan,
Ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung papansinin po natin ang lahat ng mga talinghaga ni Jesus, wala po siyang pinapangalan ng tauhan. Ang mabuting Samaritano, ang alibugang anak, wala silang pangalan. Pero pansinin natin, sa kwento ni Jesus sa Ebanghelyo natin, ay pinangalanan niya yung dukha. Ang pangalan, Lazaro. Lazarus. Kaya nga, mahalaga yung nais na ituro ni Jesus sa ating talinghaga sa Ebanghelyo ngayon. Nagpangalan si Jesus. Meron siyang mahalagang nais na ituro sa atin. Salamat sa Diyos at binibigyan niya tayo ng maraming mga pagkakataon sa buhay na lumikha ng mga makahulugang ugnayan, ng mga makahulugang relasyon sa pamamagitan ng pagmamahal, ng pagmamalasakit, ng pagbabahagi, ng pagbibigay. At ang mga ugnayang ito ang tunay na nagbibigay buhay sa atin. Hindi lang pagkain na bumubusog sa ating tiyan, sa ating sikmura. Ang tunay na bumubuhay sa atin ay mga makahulugang ugnayan na binubusog ng pagmamahal, ng pagbibigay, ng pagbabahagi, ng pagbubukas palad. Sa pamamagitan nitong mga makahulugang ugnayang ito, hinahango tayo sa ating pagiging makasarili. Hinahango tayo sa ating pagiging ganid. Ito po yung araw-araw nating karanasan ng langit. Tuwing tayo ay magbibigay, tuwing tayo ay magbabahagi, tuwing pipiliin nating magmahal, tuwing pipiliin nating magbukas palad sa ating kapwa, ito ang maliliit at araw-araw nating karanasan ng langit. Ngunit, sa tuwing magdadamo tayo, pinaliliit natin ang ating mundo. At kapag paulit-ulit ang pagdadamot, kapag paulit-ulit ang pamamayanin ng pagiging makasarili, pinuputol natin ang ating mga ugnayan. Nilalagyan natin ng harang o dingding ang ating mga relasyon. Kaya paliit ng paliit ang ating mundo. At dito po talaga nagsisimula ang ating impyerno. Ang impyerno, hindi lang po ito walang hanggang karanasan ng mainit na apoy. Ang impyerno sa dulo ng lahat ay karanasan ng pag-iisa. Malungkot na pag-iisa. Dahil sa pagiging makasarili, dahil sa pagdadamot, dahil sa pagkakait sa kapwa. Kapag paulit-ulit ang pagdadamot, kapag paulit-ulit ang pagiging makasarili, mararanasan natin yung malungkot na pag-iisa. Ito po yung daan patungong impyerno. Kapag paulit-ulit tayong nagdadamot, kapag paulit-ulit tayong nagiging makasarili, ito po yung mga mumo na ipinagdadamot, paulit-ulit na ipinagdadamot, ito po yung daan natin patungong impyerno. At sa pagdadamot, lumilikha tayo ng sarili nating impyerno. Masakit na pag-iisa. Paulit-ulit na pagdadamot, paulit-ulit na pagkamakasarili. At ano naman yung daan patungong langit? Kapag sinasanay natin yung ating sarili araw-araw, magmalasakit sa kapwa, magbahagi sa kapwa, maging bukas palad sa kapwa, araw-araw palayain ang sarili sa tanikala ng pagkamakasarili at pagdadamot, ito yung mga munti nating langit. Kaya nga, sana ang paglalakbay ng bawat isang Kristiyano, dahil araw-araw sinasanay niya ang kanyang sarili
na magbahagi, magbigay, maging bukas palad. Ito'y maging karanasan ng paglalakbay mula sa maliliit na karanasan ng langit dito sa lupa patungo sa langit sa buhay na walang hanggan. Kapiling ni Jesus na siyang nagtuturo sa ating magbigay, na siyang nagtuturo sa ating magbahagi, na siyang nagtuturo sa ating magbukas palad at magtaya ng sarili para sa kapwa. Ito po ang sikreto ng makahulugang buhay. Ito po ang susi natin patungong langit. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.